nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. So, thank you. Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then, yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit po? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya lilipat? Nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Attorney Zaraida Lopez, dapat po natatapos yung today. Ano pong balita? Na-extend po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may pre-inimigate your reaction sa nabanggit ko ni President Marcos, ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung kumalat na text message na nakalagay na, in the larger scheme of things, Sarah is an unimportant, so please do not file impeachment complaints, whether for immediate or yes, po. Hindi naman ako mag-comment no, sa mga remarks ni President Marcos. Sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nilang magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today? Possible din po mag-strike? Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. I'm sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo? I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing committee? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now,
wala na kasi kaming chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31. As well as yung planning for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. Kung nakikita nyo, December na bukas. So we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ngayon pa lang dito kayo ng comment ng regarding ko sa sinabi po ni Congressman Jay Tongkun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification na po, nag-resign ako ba si Attorney General? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconcile kayong dalawa. Ano po? Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message thank na you. Lang sa mga supporters sa Edsa Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa Edsa Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente, si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Thank you. Ma'am, nag-usap na po ba kay ni Chair Arguilleng? Thank you, ma'am.